Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinananauli at pinahahalagahan mo ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang mahubog sa sigasig ng iyong Espiritu at maging matatag sa pananalig at masipag sa gawa ng pag-ibig. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay, ang katulad niya'y halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit, maligaya ang taong nananalig sa Panginoon. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init. Sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan, ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging hadhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng Poon siyang binubuhay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang bunong kawi sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Papuri sa iyo, O Kristo.
tagapagligtas ng sanlibutan. Tayo pong lahat, mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag sa tiyagay aaning ganap. Luwalhatid papuri sa iyo, O Kristo, tagapagligtas ng sanlibutan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayaman na nagdaramit ng mamahalin at saganang sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubi na nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat at nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon ay inaaliw siya rito, samantalang ikaw naman ay nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narito ay hindi makapariyan at ang mga nariyan ay hindi makaparito. At sinabi ng mayaman, Kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang grasya pwede pang maging disgrasya.
kapag ka ang grasya ng Diyos ay hindi naging daan para tayo ay maging grasya sa ating kapwa. Sabi nga ay tayong na-bless ng Panginoon, sana maging blessing din tayo sa ating kapwa. Itong nakita natin sa kwentong ito ng mayaman at ni Lazaro. Yung mayaman ay talagang bless ng Panginoon. Ang blessing ng Panginoon parehong material at espiritual. Kaya anumang grasya o blessing ng Diyos na naipagkakaloob sa atin, ang ating hangad ay sa pamagitan ng mga blessing na ito, maging blessing tayo sa iba. Yung mga grasyang natatanggap natin, material man o hindi, ay matutunan nating ibahagi sa iba. Na sa pamagitan ng mga grasya ng Diyos, ay maging blessing tayo sa kapwa natin, lalo na sa pamagitan ng pagtulong at pakikiramay sa kanila. Yung mayaman sa ating kwento, sukdulan. Yung naging kasakiman. Naging sukdulan yung kanyang pagiging maramot. Naging sukdulan yung kanyang pagiging manhid. Nasa paanan na niya si Lazaro, pero ni hindi niya napansin. Siya ay nakatuon sa kung ano yung meron siya. Kaya nga, nilalarawan dito yung pagiging sukdulan minsan ng ating pagiging manhid. Huwag nating isipin na yung mayaman dito sa kwento ay yung mga mayayaman nga ngayon. Madalas ay kahit hindi mayaman, hindi pa man mayaman, manhid at madamot na. Hindi pa man mayaman ay sakim na. Kaya yung mayaman dito, hindi lang, ay hindi kami yan, Father. Hindi naman kami mayaman. Minsan, kaya hindi tayo napagkakalooban ng Diyos ng biyaya kasi alam niya, madamot pa ang puso natin. At ganun nga ang nangyayari na habang tayo ay nagdadamot, lalong walang dumarating. Di ba? Yan ay experience nating lahat. Pagka yung puso mo talaga ay maramot at alam natin kung maramot tayo o hindi. Kung kailan tayo ay nagdadamot, lalong nagiging salat yung biyaya ng Diyos sa atin. Pero kapag ka natutunan nating ibukas ang palad natin, kapag natutunan nating huwag maging alipin ng mga grasya ng Diyos, kapag kayong mga grasya ng Diyos, inahayaan lang natin na dumating at ibahagi rin natin sa kapwa natin, yung mga taong generous ay dumadaloy ng dumadaloy yung grasya ng Diyos. Yan ay karanasan natin. Maraming mga nagpapatotoo. Kaya yung marami sa atin na talagang hinahangad na sana ay maging pinagpala sila, yumaman sila, kaso yung intensyon nila at motibo ay nakaugat sa pagiging maramot, lalong nagiging matumal yung grasya ng Diyos. Pero yung mga malaya na tumulong, yung mga malaya na nakikiramay sa iba, yung bukas ang palad para tumulong, dating nang dating yung mga biyaya. Marami ng mga nagpatotoo ng ganyan. At ganoon ang grasya ng Diyos. Habang ibinabahagi natin, habang nagiging blessing tayo sa ibang tao, lalong sumasagana rin, lalong dumadaloy. Nagiging daanan tayo ng grasya ng Diyos. Dumadaan sa buhay natin para maibahagi rin natin sa iba. Maganda yung paglalarawan sa ating unang pagbasa kay Jeremias. Yung mga hindi tumatalima sa Diyos ay parang halamang naitanim sa tuyot na lupa. Salat yung grasya ng Diyos. Lumalarawan ito sa pagka madamot tayo, ibig sabihin yung tiwala natin nasa sarili. Hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Pero yung mga nagtitiwala sa Diyos,
sumasagana. Ayong biyaya dumadaloy, yung biyaya dumarating. Kaya mahalagang leksyon ito sa atin na tayong tumatanggap ng grasya ng Diyos, maging grasya rin tayo sa iba. At kapag tayo ay naging mapagbigay, yung grasya mananatiling grasya. Pero minsang magdamot tayo, tandaan natin, yung grasya ay pwedeng maging disgrasya. Grasya na sana maglalapit tayo sa atin sa kaligtasan, yung grasyang pinagdaramot natin ang pwede pang maging dahilan ng ating kapahamakan. Habang inaalala natin ang mga pangailangan ng mga dukha, lumapit tayo sa ating Diyos na nagbahagi sa lahat ng kanyang kayamanan sa pagsusugo ng kanyang anak sa mundo. Ating itugon, Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang simbahan naway ipadama ang habag ni Kristo sa mga dukha na nagpupunyagi para sa siyang higit na makatarungang lipunan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga natutuksong maging alipin ng kayamanan at kapanatagang dulot ng mga material na bagay, naway makaunawa na nagmumula ang espiritual na kahirapan sa pagtangging magbahagi sa kapwa, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Tayong lahat, naway tumanggap ng biyayang magpakita ng awa at habag, pangunawa at pagiging bukas palad sa mga nangangailangan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway palakasin ang init na mapagmahal na presensya ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga namayapa, naway makabahagi sa kaligayahan at kapayapaan ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Alalahanin natin ang mga kapatid nating humihiling at nakikiusap na ipanalangin natin sila, lalo na ang mga may sakit at may mga pinagdaraanan sa buhay. Alalahanin din natin ang mga kapatid nating nag-aalay ng misang ito para sa kanilang intensyon. Tahimik natin itong ipanalangin. Panginoon, marapatin mo na ang mga grasyang tinatanggap namin mula sa iyo, material man o espiritual, ay maging daan lamang upang kami rin ay maging grasya sa aming kapwa. Nawa matutunan naming bukas palad na maibahagi ang mga grasya mo, lalo na sa mga kapatid naming tunay na nangangailangan. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugda ng Diyos Abang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pabanalin mo ang paghahain ngayon. Pabanalin mo sa paghahain ngayon ang aming 40 na paghahanda para sa pagkabuhay upang ang ginaganap namin ay maisaloob ng lubusan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristong aming Panginoon sa pagbabakasal sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong iniyahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo ay lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawa at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Nagalis ng mga kasalanan.
narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, at siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailanpaman. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang. Kahit na tayo'y magkawalay, pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinakinabangan naming paghahain ay mamalaginawa sa aming gawain at magpatibay sa mga ginaganap namin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Apuana.
iyong pag-